Isa kang legit na titang ina kung ginagawa mo to sa mga pamangkin mo, ang kaliguan sila, pakainin sila, alagaan sila, spoil din sila, sutilin at paiyakin sila, char. Oy, aminin nyo, nakaka-relate kayo kasi gawain nyo din to sa mga pamangkin nyo, char. Pero kidding aside, nakakatuwa naman talaga pag may mga pamangkin na makukulit at kahit mga toddler sila o bata ay daig pa nila yung matatanda pag nag-isip, napaka-matured nila. Pagkatapos ko pala paliguan si Katalea ay gumaya kami para bisitahin ang isang pinsan namin na bagong panganak. Isa pala sa kagalian namin pag may bagong panganak ay binibisita namin. Di ko din alam kung ganun din sa inyo. Kasi nung bata ako at mapahanggang ngayon ay ganun yung ginagawa namin. Binibisita namin to kahit malayo. At para may pasalubong kami sa kanya ay dumaan pala kami ng pakto. Siya pala isang CS ma'am at ramdam ko na di muna siya masyado sa mga solid food. At tingnan nyo naman itong si Alicia rin, napakasipag niya talaga maglakad pag ganitong galaan. And after 1,000 years ay nakarating kami dito sa boarding house nila, bali nilakad pala namin para mag-exercise at baka sakaling mabawasan ang aking katabaan, char. At tingnan nyo naman yung reaksyon ni Alicia Ray nung binuhat ng kanyang tita, parang gusto niya ata magkaroon ng ading, char. Pero sa totoo lang, nakailang subok din pala kami para madagdagan ang aming anak, pero siguro hindi pa panahon ngayon na biyayaan kami ng Panginoon ng isa pang munting anghel. Itong mga anak ko kasi ay may mga kwento ang mga to at sobrang blessed namin nung dumating sila sa aming buhay. At dahil sa sobrang init ay nakarinig pala ako ng nagbibinta ng ice cream. Agad ko namang tinawag si kuya para bumili ng mga tinda niya at para na din maibsan yung init ng panahon. Bali kami nga lang ng kapatid ko yung kakain at si Alicia Rain kasi bawal pa naman to sa mga bagong panganak. Maya maya nga din pala ay dumating itong isang pinsan namin kaya nagpunta kami agad ng KM5 para mag food trip sa my market encounter at syempre para din bumili ng ulam namin. Nilakad nga lang namin kasi malapit lang naman. Pagkarating nga namin dito ay agad naman silang dumiretso dito sa may shawarma. Pero sabi ko sa kanila maghahanap na lang kami ng iba para may iba naman. Pag pumupunta kasi kami dito ay puro shawarma ang aming binibili. Kaya umalis pala kami at nagpunta nga kami dito sa mga Korean na pagkain. Pero sabi nila hindi daw nila bet. Mas bet pa nila yung mga pagkain Pinoy na street foods. Kaya naghanap din pala kami ng ibang street foods na pwedeng pagbilhan na patok na din sa panlasa namin. Hanggang sa pumukaw nga sa amin itong isang stall na nagtitinda ng chicken skin at tuknene. At hindi lang yan, meron din silang binibintang fishball, kikam at barbecue. Pero yung binili lang namin ay chicken skin at tuknene. Itong si Alicia rin naman ay french fries ang kanyang gusto. Alam nyo naman tong batang to, maka french fries. At ito naman kapatid ko ay hindi nakatiis at kinain agad ang tuknene at siya ay nagugutom daw. Kaya kumanuhan nga nakadakdak kulti pa nagsubsubo na, char. At syempre bumili din pala kami nitong pink na gulaman kasi itsura pa lang ay masarap. Pagkatapos ay mupo pala kami sa harap ng stall na pinagbilhan namin para ituloy ang aming maritisan, char. Matagal-tagal kasi yung last na banding namin ng pinsan ko kaya ngayon ulit magkukwentuhan. Habang yung kapatid ko pala ay bumili ng aming uulamin. Yun lang for today's video.